Gagawa tayo ng jelly spaghetti! Yes, ito po ay gulaman or jelly na kinayod para magmukhang spaghetti. Tapos ay syempre lalagyan natin ng mga toppings para talagang malinamnam. Ito ay sikat na street food ngayon na pwede mong gawing negosyo sa bahay. Ito ay madali lang gawin at hindi malaki ang puhunan na kailangan. Sa sobrang dali ay pwede mo na siyang gawing pang negosyo ngayon. Ay hindi, pwedeng bukas. Bili ka muna ng mga sangkap. Ayan, so eto yung ating gagamitin. Napakasimple lang. Kailangan lang natin ng gulaman, syempre. Dahil yan yung magiging spaghetti natin. Tapos, meron tayong condensed milk. Eto talaga ay importante dahil siya yung magbibigay ng milky and sweet flavor or lasa sa ating jelly spaghetti. And additional na syrup. Ito ay flavored. So, meron tayong strawberry and meron tayong chocolate and toppings. So, meron tayong sprinkles and then meron tayong marshmallows and Oreo. Tapos, kung ano pang gusto nyo ilagay na topping, pwede. And syempre, kailangan natin ng cup. So, ayan. Unahin nating lutuin or gawin yung ating gulaman. Sa pagluto ng gulaman ay sundin nyo lang ang instruction sa likod ng pakete nito. So una ay tunawin na muna ang gulaman powder sa room temperature na tubig. And nakapatay na muna ang apoy. Again, room temperature ang tubig, ibig sabihin hindi mainit, hindi malamig. Kapag natunaw na ay buhayin ang apoy at continue lang ang pagmix nito until malapit na siyang kumulo. Ayan, near boiling na siya, so patayin na ang apoy. Tapos ay ilipat natin ito sa malapad at malalim na molde. Ito ang gamit ko dito ay oval na deep dish. And then hayaan natin ito until mag-set or maging firm. Tapos ay lutuin natin ang iba pang mga gulaman. And ayan, eto na ang ating gulaman, nag-set na, so pwede na nating kayurin. So gamit lang kayo ng pangkayod ng buko. So ayan, nakayod na natin lahat. Ngayon naman ay maglagay tayo ng yelo. Yes, kailangan ito ng yelo dahil ito ay considered na malamig na pang himagas or snack. Ayan, imix lang natin yan sa ating yelo para malamig na malamig ang ating jelly spaghetti. Kung gusto nyo naman na ibang shape gaya ng cube, pwedeng-pwede syempre. Pero iba lang kasi yung dating kapag spaghetti yung form ng ating jelly at iba din yung texture niya. And eto na sila, lahat ay nalagyan na natin ng yelo. So pwede na tayong mag-assemble or pwede na tayong magtinda. Okay, eto yung ating cup. Eto ay 10 oz. Lagyan natin ang cup ng jelly spaghetti. Huwag masyadong puno para kasya pa yung mga toppings natin. Lalo na kapag maraming toppings ang gusto ng customer na ilagay. So first ay maglagay tayo ng condensed milk. So eto ang magbibigay ng milky at matamis na lasa sa ating jelly spaghetti. Next naman ay maglagay tayo ng mini na marshmallows. And dahil ito ay pula, maglalagay tayo ng strawberry na syrup. Next gulaman, ito yung mango flavor na gulaman. Pero medyo hindi pansinin yung kanyang mango flavor. And again, maglagay tayo ng condensed milk. Ito naman ay lagyan natin ng crushed na graham crackers. Lagyan din natin ng chocolate syrup. Tapos ay maglagay tayo ng sprinkles. So next ay ang ating green na jelly spaghetti. So diba basic lang, iba't ibang kulay lang ng gulaman ang gamit natin. Again, maglagay ng condensed milk. Ito naman ay lagyan natin ng Oreo at chocolate syrup. Next yung ating orange na gulaman. Sa cups naman ay pwedeng gumamit ng mas maliit nito. And sa toppings ay pwedeng kahit anong combination. Ang condensed milk lang talaga ang hindi pwedeng mawala. Necessary siya dito sa ating snack. Ito naman ay gagawin natin parang overload dahil meron itong crushed na graham crackers, may Oreo, marshmallows, sprinkles, at chocolate na syrup. At ayan, ito na ang ating jelly spaghetti! Diba napakasimpleng gawin, kayang-kaya sa bahay.
Ayan, so tikmanan natin. Parang gusto ko si strawberry. Ayan. Okay, mix natin. Bakit? Ayan. Mix, mix, mix. Ayan. Ayan siya. Oh. Ayan. Oh. Ayan, tikmanan natin. Okay. Yung lasa niya, typical na ano, jelly na may gatas, ganun. Nakakatuwa lang siyang kainin dahil nga, parang akong kumakain ng noodles or spaghetti. Parang ano din, parang kumakain ng parang buko. Diba? Yung buko ay may mga strips. Tapos, kasi siguro ano, dahil sa gatas. Nakatuwa siyang ano kainin. Magugustuhan to ng mga chikiting. Yung inalagay natin na timpla, di ba, condensed milk lang. So, siya yung parang base ng pampalasa ng ating jelly. Milky and then matamis. Tapos, syempre, maganda talaga na maglagay ka din ng mga syrup. Gaya nga ng strawberry, chocolate, kung ano pang mga bagay na pwede mong ilagay sa ating bulaman. Nakatuwa siyang ano, kainin. So, eto ay, ilang ounce ba to? 10 ounce? Hindi ko ano, parang 10 ounce no. So, pwede din na maliit na cup. Or pwede malaking gusto yung malaki. Kung mahilig kayo sa gulaman. And pwede na iba't ibang kulay. Yung parang combination ng kulay, pwede ka maglagay. Kung request ni customer, pwede ka maglagay ng pula, tapos patungan mo ng green, and then patungan ka ng yellow. So, pwedeng ganun. So, maganda din sa mata. Yung parang rainbow, di ba? So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!